Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto kong sabihin na maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa kwentong baryo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag kalimutang pindutin ang subscription button at huwag ring kalimutan i-on ang notification bell. Palike and share na rin mga kabaryo. Yun lang, umpisahan na natin. Isang mapagpalang araw kabaryo. Gusto ko lang sanang ibahagi ang isang madilim na karanasan ko matapos akong traidorin ng mismong kapatid ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita ito. Sa totoo lang ay hindi ko siya mapapatawad dahil sa ilang beses niyang inilagay sa kapahamakan ang buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gary. Ako ay nasa 27 taon gulang na. Nakalabas lamang ako ng bahay ampunan nang magdi-18 na ako. Mabuti na nga lang at merong umampun sa akin na mag-asawa. Naging mabuti naman din ang pakikitungo sa akin ng mga ito nang makalipat ako sa kanilang pamamahay. Nagpapasalamat pa rin ako sa pagkupkup nila kahit pa hindi naging marangya ang buhay namin. Paglalako kasi ng sampagita ang ikinabubuhay ng mga ito. Kaya't maaga akong namulat sa realidad na kailangan ko nang kumayod sa murang edad. Natatandaan ko noon na 13 anyos pa lamang ako nang sumasama na akong lumarga sa kanila para kumita ng pera. Sa totoo lamang ay naging maayos naman ang lahat kabaryo. Kaya lamang ay hindi talaga may iwasan ang inggit. Lalo pat ako ang pinakabunsong kapatid sa aming tatlo. Namatay daw kasi ang bunso nila noon kaya napagdesisyon na nilang mag-ampo na lang. Ako ang pinili nila noon dahil ako raw ang may hawig sa kanilang yumaong anak kabaryo. Tila isang sugat na nilagyan ng asin ang nararamdaman ko sa tuwing maaalala ko ang alaala ng kahapon. Hayaan niyong ilahad ko sa inyo ang lahat ng aking karanasan at istorya. Nagsimula akong magtinda ng mga mani sa Roro bago pa ito pumalaot. Konting description lang kabaryo. Ang Roro kasi noon ay yun yung pangunahing sasakyang pandagat bago ito tuluyang maisakay sa mas malaking barko. Opinyon ko yan kabaryo. Balik na tayo sa kwento. Sa aming tatlong magkakapatid ay ako ang halos matagal makalabas sa tuwing naglalako kami ng paninda kabaryo. Ako kasi ang madalas nakakaubos ng paninda. Iyon na rin siguro ang dahilan kung bakit mas pinupuri ako kumpara sa kanila. Ngunit buong akala ko ay magiging masaya ang buhay ko sa piling ng mga ito. Nang isang araw ay mangyari ang hindi ko inaasahan. Hindi man lang nila ako sinabihan na malapit nang pumalaot ang Roro, dahilan para tangayin ako nito. Halos magwala na ang bituka ko noong mga panahon na iyon dahil sa gutom nang makababa ako. Wala na akong magawa kundi ang umiyak at manghingi ng tulong ngunit sa panahon ngayon ay wala nang taong malalapitan kundi ang iyong sarili. Apo, nasaan ang mga magulang mo?
bulong ng isang matandang kumalabit sa akin. Dahilan para mapaharap ako rito. At pilit na ngumiti. Alo? Hindi ko po alam kung nasan ako. Alam niyo po ba ang lugar na ito? Takang tanong ko dahilan para mapailing na lamang ang matandang nasa harapan ko. Mukha naman itong mabait, kabaryo. Maputi na ang mga buhok nito. At kulubot na ang mga balat ng nasa harapan ko na. Halata rin ang pagkadismaya sa mukha nito. At sa kabahagyang umiling na nagwiwika nang. Abe, kung gusto mo, sa bahay ko na ikaw magpalipas ng gabi, iho. Medyo madilim na rin kasi at nakatakot na. Saad nito at saka lumingon sa magkabilang gilid ng kalsada. Kumunot ang noo ko, kabaryo. Kahit pa alam ko kung ano ang kadalasang mga plano ng mga ganitong tao. Kumagat pa rin ako sa sinabi nito para sumama sa kanya. Papalubog na rin kasi ang araw at wala na akong ibang pagpipilian pa. Mabuti na lamang at ibinaon ko ang isang punyal na ipinapatago sa akin ng kapatid ko. Madalas kasi itong hanapin ng iba't ibang mga sindikato dahil minsan nang nagnakaw sa mga ito. Pinasakay ako sa bisikleta nitong merong sidecar. Doon ko na lamang naglalako pala ito ng mga penoy sa kalye. Himas-himas ko ang tiyan habang umaandar ito. Tinitiis ko na lamang ang pananakit noon hanggang sa makarating kami sa liblib na lugar. At doon nakatayo ang bahay niyang hindi naman kalakihan. Iho, andito na tayo. Halika na't nang makakain ka na. Kanina ko pa kasi napapansin ang panginginig ng tiyan mo eh. Umubo pa ito bago ako inaya papasok sa loob ng kanyang bahay. Tila wala na akong nararamdamang pagkaya sa sinabi nito. At marahang sumunod na ako sa loob ng bahay, kabaryo. Naalala ko noon na kaagad akong naupo sa harapan ng lamesa nang maghain ito ng pagkain. Salamat, Holo. Saad ko bago nang hingi ng permiso na lantakan ang pagkain na hiniyain ito. Tanda ko pa noon na maliliit na pritong galunggong lamang iyon. Katumbas naman ang isang araw na gutom ang nararamdaman ko ng oras na iyon. Hindi na kasi bago sa akin ang pagkagutom, kabaryo. Kasi naman ay salat ang pamilyang kinalakian ko. Ngunit iba ang isang ito. Buti na lamang ay nakakainom ako ng tubig sa gripo ng banyo. Kung pinagtatakahan po ninyo kung bakit hindi ako nahuli noong araw na iyon, ay dahil nagtago po ako para hindi makita ng mga trabahador sa barkong iyon. Teka, matanong ko lang. Di ba sabi mo kanina ay naliligaw ka, tama ba? Takang tanong nito sa akin dahilan para mapahinto ako sa pagkain. Marahang tumangu-tangu naman ako at saka uminom ng tubig. Pilit kong itinatago ang sakit na nadarama ko sa katawan. Para kasi akong binugbog, kabaryo. Gawa na lang din siguro ng hindi pa ako nakakapagpahinga ng maayos. Halos 2 araw rin kasi akong nasa loob ng roro na iyon. Malaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil sa hindi ko alam
kung ano ang maaring mangyari sa akin kung sakaling nahuli ako ng mga ito. Kasi naman ho, nagtitinda ako ng manisaroro kasama ang mga kapatid ko. Hindi ko naman inakala na gagawin nilang oportunidad yun para iligaw ako. Sagot ko sa matanda. Mariin na lamang akong lumunok para pigilan ang pinipigilan kong emosyon. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Teka, ano bang pangalan mo at saka ang bata mo pa para magtrabaho? Ilang taon ka na rin ba? Sunod-sunod na pagtatanong ang narinig ko mula rito. Nakakunot ito ng noo nang magsalubong ang paningin namin. Sumagot naman ako dito ng, Gary po, yun na lang po ang tawag niyo sa akin. Isa pa, malapit na po akong mag-14. Kailangan ko na rin po kasing tumulong sa pagtatrabaho kaila nanay. Para kahit papano may dagdag sa panggastos namin sa araw-araw. Muling tugon ko rito. Tumango na lamang ito sa akin at saka ngumiti. Noong oras din na yon ay iniayos pa nito ang buhok ko, Kabaryo. Marami pa kaming pag-uusap dahil inuusisa nito ang kinalakihan ko. Sa bagay, hindi na rin naman ako magtataka kung gawin niya ang mga iyon. Sige iho, magpahinga ka na muna dyan. Maghanap lang muna ako ng salagubang dyan, ha. Nga pala, ikandado mo tong pintuan. Ngumiti na lamang ako sa mga paalala nito. Naiintindihan ko naman ang mga sinabi niya at kaya't nang makalabas ito ay kaagad kong ikinandado ang pintuan. Natutuwa nga rin ako dahil sa pinagkatiwalaan na ako nito. Kahit pa unang araw lamang na magkakilala kami. Nagsimula namang bumigat ang talukap ng aking mga mata. Kung kaya't nakatulog na ako sa upuang kahoy. Doon nga ay nakarinig ako ng mga iilang pagputak ng manok. Kinaumagahan dahilan para tuluyan akong magising. Pupungas-pungas akong lumabas ng bahay at nakita ko roon si Lolo. Hawak-hawak ang pumipiglas niyang manok. Alo, magandang umaga. Bakit po ba bitbit niyo ang mga manok na yan? Di ho ba pangsabong yung mga ganyang manok? Tanong ko rito at itinuro ang mga manok na ngayon ay hinihimas-himas na nito para kumalma. Halos maningkit naman ang mga mata nito nang tumawa sa sinambit ko at saka ko tinapik sa braso. Oo, iho. Hindi naman ako nagsasabong na at kung tutuusin ay ibibenta ko na ito. Hindi ko na kasi kaya pang sustentuhan ang mga pagkain nito. Teka nga muna. Bakit ang aga mong nagising? Kumamot ako sa ulo at saka pilyong ngumiti. Habang sumasagot ako dito nang, nakasanayan na lang din siguro, lo. Kasi sa ganitong oras ay naglalakad-lakad na ako para magbenta ng sampagita sa tapat ng simbahan. Minsan naman, nagtitinda rin ako ng mani. Sagot ko sa matanda, Kabaryo. Nagpaalam muna itong aalis na muna saglit para ibigay ang manok sa kliyente niya bago muling bumalik para muli akong kausapin. Gary, halika nga muna rito. Magkape ka muna. Ikaw talaga. Hindi ka ba nagugutom? Tanong nito at saka ako pinaupo sa harapan ng lamesa bago nagtimpla ng dalawang tasa ng kape. Pinagmasdan ko na lamang ito sa kung ano ang
gusto nitong gawin katulad ng sabi nito. Nang matapos naman ito na haluin ng kutsara ang tasa, ay kaagad nitong ibinigay sa akin. Salamat ho. Eh isa pa, hindi nyo naman ho ako kailangan pang asikasuhin dahil kaya ko naman ang sarili ko. Pero salamat lo ah. Saad ko at saka humigop ng kape. Sabay kinagat ang monay na binili niya sa naglalako. Ngumiti na lamang ito. At saka ko sinabayan kabaryo. Hindi ko may paliwanag. Ang saya na nararamdaman ko dahil sa pakiramdam ko ay ligtas ako sa piling nito. Alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang magulang, Gary. Kaya, heto. Wika nito sa akin. Doon naman nanlaki ang mga mata ko sa iniabot nitong pera. Ayaw ko pang ang abutin niyon nung una ngunit kinuha nito ang palad ko para ilagay ang perang yon. Kung matatandaan ko ay nasa 500 piso rin ito noon. Kumunot naman ang noo ko at pinilit pa rin na iabot sa kanya ang pera. Oh, lo, para sa naman po ito? Isa pa, hindi nyo naman ho ako kailangan bigyan ng pera pang gastos. Ayoko po na maging pabigat sa inyo. Mahabang saad ko rito. Aba, hindi naman kita basta bibigyan ng pera. Bata ka pa at kaya mo pang magtrabaho. Pero ang perang yan ay ibinigay ko sa iyo para ipunin mo. Nang sa ganun ay makauwi ka na sa inyo. Paliwanag na sagot nito sa akin. Mariin na lamang akong napalunok nang marinig ko ang sinabi nito. Hindi ko na inusisa pa ang perang iyon dahil sigurado akong ito ang napagbentahan ng manok na panabong niya. Hanggang sa sumapit na ang gabi, kabaryo, at ilang araw pa ang nakalipas bago ako tuluyang maging komportable sa pansamantalang tinitirhan ko. Isang araw, nakita ko itong nagbubuhat ng mga paninda nitong mga Pinoy sa bisikleta. Kaya't kaagad ko itong nilapitan para tulungan. Ay salamat, iho. Ani lolo at saka ngumiti sa akin. Oh, bakit? May gusto ka pa bang sabihin, iyo? Pahabol na wika nito. Alo? Pwede po ba akong sumama magtinda? Eh, kasi po lagi na lang akong nandito sa bahay. Naiinip naman po ako. Ilang araw nyo na rin po kasi akong hindi pinapalabas ng bahay. Nakangiti kong saad sa matanda. Noong una ay hindi ako nito pinapayagan dahil sa delikado raw para sa akin. Nalabis ko namang ipinagtaka kung bakit. Ngunit wala na rin naman itong nagawa dahil hindi ko ito nilubayan. Ay, bakit po delikado, lo? Para sa akin ang sumama sa inyo. Hindi na rin naman ho ako bata. Tanong ko sa matanda at sa tagpong iyon ay hindi na ito nakasagot pa. Nasa likod ako ng bisikleta, kabaryo. Doon kasi ako sumakay para kahit papaano ay maramdaman ko ang simoy ng hangin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot nang hindi ito sumagot, kabaryo. Ngunit dinig na dinig ng aking mga tenga ang paghugot nito ng malalalim na paghinga. Nang makauwi naman kami, ay kaagad na akong nagsaing. Humakalam na rin kasi ang sikmura ko dahil sa anong oras na rin kaming nakauwi. Kailangan kasi naming mapaubos ang Pinoy na inilala ko para iba naman ang
maitinda namin kinabukasan. Nang makapagsaing na ako at naghanda na rin ako ng ulam ay agad ko naman itong tinawag. Alo, kain na po tayo. Tawag ko rito. Kasalukuyang nasa labas ito at inililigpit ang mga gamit. Malakas kasi ang pagkakulog at tila nagbabadya na umulan ng gabing yon, kabaryo. Kaya't nag-aalala ito na baka mabasa rin ng mga alaga niyang baboy sa labas. Nakakulong lamang kasi ang mga ito sa kawayan na merong manipis na lona. At tila butas-butas na rin ang mga ito. Alo, ako na pong magsisilong sa mga yan. Muling tawag ko sa kanya, kabaryo. Sumunod naman na ito sa akin dahil sa palakas na ng palakas ang pagpatak ng ulan. Kumuha ako ng pamunas para ibigay sa kanya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Iyon kasi ang sabi niya na huwag ko na raw munang alalahanin ang mga alaga niyang hayop at mas pagtuunan muna ng pansin ang aming pagkain. Nang makapagpahinga ako ay kaagad naman akong lumabas para tingnan kung hindi ba nababasa ang mga alaga ni Lolong Baboy. Ngunit paglabas ko pa lamang ng pinto ay dinig ko na ang pag-igik ng mga ito. Dahilan para mapilitan akong lapitan niyon. Dahan-dahan lamang akong naglakad palapit sa kulungan ng mga ito, ngunit hindi rin naman nagtagal ay tumahimik na rin ito. Lo, tulong! Bulyaw ko sa matanda. Kitang-kita kasi ng aking mga mata ang nakabulagtang baboy na alaga ni Lolo. Wasak ang bandang tiyan nito at naglalawa ng dugo sa loob ng isang masikip na kulungan. Lintik! Anong nangyari? Nakakunot ang noo ni Lolo nang makalapit na ito sa akin. Pinamutlaan ako ng mga labi nung oras na yon, kabaryo. Naniniwala kasi ako sa mga aswang, kaya't malaki ang kasiguraduhan kong baka isa sa kanila ang may gawa nito. Hindi ko po alam, lo. Basta kanina, narinig ko na lang na umiiyak yan, ngunit hindi rin naman nagtagal ay nawala ito. Saad ko rito. At doon ay naghahabol ako ng hininga noong mga oras na iyon, kabaryo. Hindi lamang lamig ang nararamdaman ng aking buong katawan, kundi pati na rin ang pamamanhid nito. Nagtatakbo naman ako papasok ng bahay sa pagkatakot. Alam kong hindi normal na tao ang pumatay sa baboy na iyon. Lo? May aswang ho. Paniguradong yun yung pumatay sa isa sa mga alaga mo. Pangungumbinsi ko sa matanda, kabaryo. Ngunit dismaya lamang ang naramdaman ko nang humalakhak ito sa sinambit ko na parabang isa lamang akong batang nagbibiro sa kanya. Labis na lamang ang pagkainis na naramdaman ko nang magsimula itong magkwento. Hindi ko naman inintindi ang lahat ng sinabi niya, ngunit ang iisang tumatak sa isipan ko ay dati pala itong sundalo. Kaya't alam niya ang iba't ibang uri ng pagpatay. Ayon pa sa kanya, ay kaaway niya ang gumawa noon. Meron daw kasing kapitbahay na naiinggit sa kanya, kaya yun ang ginawang kabayaran. Pero maniwala naman po kayo, lo. Alam ko ho na aswang ang mga gumagawa ng ganyan. Nandoon ho ako nang mangyari yun. Sige na ho, maniwala kayo, lo.
Naputol ang pagsasalita ko nang hampasin nito ang lamesa. Bakas ang pagkagalit sa kanyang muka. Dahilan para mapatiim na lamang ako sa aking kinauupuan. Nandun ka, pero nakita mo ba, Gary? Aba, huwag kang mas magmarunong sa akin. Alam ko kung ano ang sinasabi ko. Sa 30 taon na pagsiservisyo ko, ay ni isa. Wala akong nabalita ang aswang ang pumapatay. Inggit ang umiiral sa pumatay ng baboy ko, Gary. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ka naligaw dito. Dahil sa mga taong inggit. Bulyaw nito sa akin. Pinandidilatan pa ako nito ng mga mata kaya't pilit ko na lamang na pinaniniwala ang sarili ko na meron ngang taong nainggit sa kanya. Kung sa bagay ay hindi rin naman siya nagkakamali dahil kung minsan ay nahuhuli ko ang masasamang tingin ng iilang mga kapitbahay sa kanya sa tuwing lalabas akong kasama siya. Ayon sa kanya ay kinainggitan daw siya ng mga ito dahil sa tuwing may proyekto ang mga opisyalis ng barangay. Ay siya ang unang ipinatatawag para maplano ang mga iyon. Ngunit ang buong akala ko ay tapos na ang lahat ng mga bangungot nang makatanggap ako ng isang liham na nakalagay sa isang sobre. Pinangilabutan ako ng buong katawan nang mabasang may balak ang mga naiinggit sa kanyang ipapatay ito sa hindi ko malamang dahilan. At sa takot ay isiniwalat ko ang lahat ng ito kay Lolo. Lo, meron pong mensahe kayong natanggap. Saad ko. Pilit kong pinapakalma ang sarili, Kabaryo. Samantalang nang mabasa niya iyon ay sarkastikong ngiti lamang ang binitawa nito. Nananakot lang yan, Gary. Isa pa, binasa mo ba ito? Aba, di ba sabi ko sa'yo na hindi dapat binabasa ang mga ipinapadalang hindi sa'yo? Istriktong ani nito sa akin. Napayuko na lamang ako at saka humingi ng pasensya. Pinaiimbestigahan na rin kasi niya kung sino ang nasa likod ng mga liham na iyon. Malaki rin ang suspecha niyang pinaglalaroan lamang siya nito kaya't magpahanga ngayon ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasalagubang tuwing gabi. Maiwan ka na rito, Gary. Ako na ang magsasalagubang ngayon. Bantayan mo na lang ang mga alaga ko. Maliwanag? Tumango na lamang ako sa mga paalala nito, Kabaryo. Kinuha ko ang itinatagong punyal sa ilalim ng unan at saka bumaba sa salas. Sa kabila ng unti-unting pagbigat ng mga talukap ng mga mata ko, ay pinilit ko pa rin magising. Maya-maya pa, nadinig ko na ang pag-iyak ng baboy sa kulungan. Kaya't umikot ako sa likod ng bahay para hindi mahalata ng kung sino man ito. Mas pinili kong dalhin ng itak para lumabas, Kabaryo. Sa kabila ng paglagabog ng dibdib ay marahan akong naglakad palapit dito. At nang makalapit ay mabilis ko itong tinanglawan ng lamparang hawak-hawak ko. Halos lumuwa ang aking mga mata nang makita kong isang babaeng may kahabaan ng buhok ang nakaupo sa gitna ng kulungan ng mga ito. Malalaki ang mga mata at merong mahabang mga kuko na ginagamit sa pagwasak sa tiyan ng biktima. Bago pa ako nito sugurin ay
buong lakas ko itong tinaga sa liig. Dahilan para bumagsak ito. Hindi alintana ang mga dugo nitong tumalsik sa aking katawan para tagain ito ng tagain hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nabitawan ko na lamang ang hawak ko ng isang malaking pagtatanto ang humaging sa isipan ko matapos nitong mag-anyong tao. Ito ang babaeng nagtitinda ng puto tuwing umaga. Pinilit ko naman ang sariling huwag sumigaw, kaya't nagtatakbo na lamang ako papasok ng bahay ngunit tumalsik na lamang ako ng mabangga ko si Lolo. Miski siya ay nanlaki din ng mga mata nang makita ako nito. Lintik na yan. Ano yung dugo? Bakit puro dugo ka, Gary? Napatingin ito sa kulungan ng baboy bago ibinalik ang atensyon sa akin. Ikaw ang pumapatay sa mga alaga ko? Gigil na saad nito at saka ako, Quinelyohan Cabario. Umiling-iling na lamang ako. Nanginginig ang buo kong katawan na itinuro ang kulungan ng mga ito. Hindi ako makapagsalita, Cabario. Halos umurong na ang dila ko sa labis na pagkatakot. Hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag sa kanya na isang aswang ang dalagang iyon nang makita niya ang katawan nito. Lo, maniwala ho kayo sa akin. Aswang ho ang babae yan. Bakit naman ho ako papatay ng tao at ang masakla pa ay dadalin ko sa kulungan ng alaga nyo? Saad ko nang mapakalma ko ang sarili ko. Bumuntong hininga na lamang ito bago sinalubong ang paningin ko. Paano mo siya nakita, Gary? Gusto kong ilahad mo lahat ng yan sa akin. Istriktong saad nito at saka muling hinampas ang lamesa. Narinig ko po ulit yung iyak nung mga baboy. Kaya't lumabas ako pero kitang-kita ho ng dalawang mga mata ko na nandoon siya. Tinutusok ng mahaba niyang mga kuko ang baboy kaya nawasak ang tiyan nito. Paliwanag ko. Maniwala naman ho kayo sa akin. Hindi ko ho magagawa at hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ko ho magagawa yan, Lo. Lumuhod naman ako sa harapan nito para paniwalaan lang ako, Cabario. Nagsasabi ako ng totoo at hindi ako papayag na maisip niyang pinatay ko ang babaeng iyon. Mariin itong lumunok ng kanyang laway. Tumayo ka na dyan, Gary. Naniniwala naman ako sa'yo. Matagal ko na rin na napapansin na magmula ng makalipat ang mga yan dito ay may mga hayop nang nawawala. Mariing saad ni Lolo. Napatiim na lamang ako sa sinambit niya, Cabario. Ibig sabihin mo ba ay mga dayo lamang sila? Pautal-utal na usisa ko sa lolo ko. Iyon ang aalamin ko, Gary. O siya, anong oras na kaya't matulog ka na? Ako nang bahala rito, iho. Saad nito at saka ako niyakap ng mahigpit. Kinabukasan ay nagpanggap akong nakabalik na sa normal ang lahat, Cabario. Katulad ng nakasanayan ay maaga akong nagigising para tulungan si Lolo sa gawaing bahay. Gary, halika. Rinig kong tinig nito kaya't kagad akong lumapit sa kanya. Kaswal nitong iniabot sa akin ang pera na nakapaloob sa mga kamay nito. Nagtataka akong iniabot iyon ngunit hindi rin nagtagal ay napagtanto kong ipangdadagdag pala ito sa aking pamasahe.
Umuwi ka na at huwag ka nang magpakita pa sa akin. Hindi ka ligtas dito. Lalo pat napatay mo ang isa sa mga lahi nila. Saad ni Lolo sa akin, Kabaryo. Tila nilamon ako ng kaba nang manuot sa aking pandinig ang mga sinambit nito. Ano? Eh, ano pong ibig sabihin nyo? Nalaman po ba ng mga kamag... Hindi. Sumamid ito. Nakumpirma kong may lahi ngang mga aswang ang hinayupak na yan, Gary. Sila ang naghahasik ng lagim dito sa baryo. Kaya't makabuti kung tumakas ka na dahil hindi magtatagal, ay malalaman din nilang ikaw ang pumatay sa kalahi nila. Paliwanag ni Lolo sa akin. May kung anong tumusok sa dibdib ko. Dahilan para mapaupo sa harapan niya. At doon ay umiling na lamang ako. Ayoko siyang iwanan, Kabaryo. Malaki ang naitulong ni Lolo. Sa akin kung kaya't kahit anong mangyari ay hindi ko ito hahayaang mag-isa. Hindi ho. Ayoko kayong iwan. Ako ang nagsimula ng problemang ito. Kaya't gusto ko, ako rin ang tumapos. Saad ko rito, Kabaryo. Nangingilid naman ang mga luha sa aking mata nang titigan ko siya. Ramdam ko ang pinipigilan nitong damdamin sa kabila ng istrikto nitong pagtingin sa akin. Naikwento niyang wala na siyang apo at mas masakit pa roon. Ay iniwan na siya ng mga ito nang makapag-asawa na kaya't sanay siyang mag-isa. Pensyon sa pagre-retiro niya ang kanyang nakukuha upang mamuhay sa araw-araw. Eh, ikaw na ang pamilya ko, Lo. Ang totoo niyan, isa lamang rin akong ampon. Mahigpit akong niyakap nito, Kabaryo. Naalala ko pa kung papaano namin plinano ang mga susunod na hakbang na gagawin namin. Nagpatulong ito sa akin na maghanda ng mga gagamitin namin bago sumapit ang gabi. Doon ay inutusan ako nitong bumili ng bawang at asin para gawin naming pampalibot sa loob ng bahay. Bukod pa rito ay pinagbubuhusan ko ng asin ang 4 na sulok ng bahay para kahit papaano ay protektado ito. Palubog ng sikat ng araw, Gary. Maganda ka dahil panigurado akong nagpaplano na rin sila. Maayos na ba ang mga ipinagawa ko sa'yo? Tumaas ang kilay nito na siyang tinango ko na lamang bilang sagot. Bumaba ang kanyang paningin sa mga bit-bit kong bawang at saka sarkastikong ngumiti. Ibinigay ko na sa kanya ang isang kwintas na ginawa ko gamit ang bawang na iyon. Siya nga, gamitin mo na ang punyal na ito at ang itak kapag lumabas na tayo ng bahay. Saad nito at iniabot sa akin ang mga patalim na kakahasa lamang nito. Kaagad kong iniabot iyon, Kabaryo. Marahan kong isinuksok ito sa tagiliran ko at saka ibinalik ang atensyon sa kanya. Ano ho? Lalabas tayo? Hindi ho ba't mas makabubuti sa atin kung magdumito na lamang tayo, Lo? Takang saad ko rito. Iniayos nito ang damit at saka seryosong tumingin sa akin. Baliktad ang nasa isipan mo, Gary. Kung dudumugin tayo ng mga iyan ay paniguradong mapapatay tayo kaagad. Ganun ba ang gusto mo? Saad nito sa akin. Umiling na lamang ako sa kanya, Kabaryo. May punto nga ito. Napilitan akong sumama na sa kanyang
magtungo sa gitna ng kakawiyan. Siya ang naunang lumakad at ako ang nasa hulihan. Ito rin kasi ang may taangan ng baril. Baka nagtataka kayo kung bakit hindi kami umalis kaagad kanina nang maaga-aga pa para makatakas. Ayaw kasi iyon ni Lolo. Gusto niya na sa gabi ring ito ay matapos na ang lahat. Mas makakabuti kung maghiwalay tayo, Gary. Doon ako sa bandang kaliwa. Dumiretso ka ng daan at huwag kang kakanan para mabilis kitang mapuntahan. Pagpapaliwanag sa akin ni Lolo. Kahit pa ayaw ko ay pumayag na lamang ako sa kagustuhan niya para hindi kaagad kami mahuli ng mga ito kung sakali. Kitang-kita ako naman ang mataas na sinag ng buwan nang tumingala ako sa langit. Kasabay ng mga alulong ng aso na hindi nalalayo sa kinaroroonan ko. Dahilan para hugutin ko ang itak at mas i-alerto ang sarili ko. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga kaluskos. Dahilan para tumago ako sa talahib na mas mataas pa sa akin. Ilang saglit pa nang makita ko ang asong mas malaki pa sa tao. Namumula ang mga mata nito at mahaba ang pangil na kung susumahin mo ay may sukat na isang dangkal. Umaamoy-amoy ito, kaya't kaagad kong hinawakan ng mahigpit ang itak at saka buong lakas na tinaga ang likod na bahagi nito. Dahilan para mataranta ito. At doon ay mabilis na lamang itong nawala sa balanse, Kabaryo. Hindi rin nagtagal ay bumagsak ito sa kinatatayuan at bumalik din ito sa dating anyo. Iyo, halika na. Maingat na bulyaw ni Lolo. At saka mabilis na lumapit sa akin at hinila ang aking braso. Tila kumakarera ang bilis ng takbo ng puso ko. Dahil para bang hinahabol na kami ni Kamatayan habang tumatakbo sa gitna ng kakawiyan. Kailangan naming makalabas sa kalsada dahil doon naghihintay ang sundo ni Lolo na isang albularyo na kaibigan nito. Gary, mauna ka na. Kailangan mong mailigtas ang sarili mo. Saad ni Lolo. Nangunot naman ang noo ko. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Takang tanong ko at pinagmasdan itong tumakbo palayo, Kabaryo. Batid kong magagalit siya noong mga oras na iyon dahil hindi ko siya sinunod na lumabas na sa gitna ng kakawiyan. Dahil nga hinintay ko pa siyang makabalik. Buong pag-aakala namin ay napatay na namin ang lahat ngunit nagkakamali kami. Dahil merong humarang sa amin na isang malaking aso. Umaalulong ito nang makita kami, Kabaryo. Katulad ng napatay ko, ay ganoon na ganoon din ang itsura nito. Mahalata mo ang galit nito sa amin, dahilan para mapaatras na lamang ako. Walang yaka. Lahi niyo palang sumasalot sa mga alaga naming hayop. Bulyaw ni Lolo sa nilalang. Marahan itong lumapit patungo sa kinaroroonan namin. Mahigpit ko namang tinibayan ang hawak kong itak. At inihanda ang sarili sa kahit na anong oras na sumugod ito sa amin. Hindi lamang kaba ang nararamdaman ko, Kabaryo.
kundi galit at panggigigil sa mga nakikita ng aking mga mata. Hindi ako mag-aakalang totoo pala ang mga ito. Hindi naman ako pumayag na masasaktan ito ang isa sa amin, kaya't nang makasugod ito ay kaagad ko itong sinalubong ng taga-kabaryo. Sapul na sapul ito sa kanyang ulo. Dahilan para bumagsak ito na sinundan naman ng pagbaril ni Lolo sa kanya. Dahil sa ginawa ni Lolo, ay tuluyan na itong bumagsak at nawalan ng buhay. Niyakap ako ng mahigpit ni Lolo Cabario. Malaki ang pagpapasalamat nito dahil sa iniligtas ko raw ang kanyang buhay. At kundi dahil sa akin ay baka mapaghangga ngayon ay hindi pa siya naniniwala sa mga ganitong uri ng nilalang. Noong kinabukasan din na yon ay maraming pulis na nag-imbestiga sa lugar. Ayon naman kay Lolo, ay wag ko nang sabihin na aswang ang mga iyon dahil sa hindi rin naman daw ito maniniwala. Iho, mag-iingat ka palagi ha. Lagi mong tatanda ng mga paalala ko sa'yo. Isa pa, alam kong sa susunod ay magkikita pa tayo. Saad nito at saka ako hinalikan sa noo. Tumulo ang luha sa aking mga mata kabaryo. Hindi ko aakalaing aakuin niya ang krimina na gawa ko noong gabing yon para paslangin ang mga aswang. Iniba niya rin ang istorya upang hindi matakot ang mga tao sa baryo na iyon. Pinalabas niyang lasing siya, kaya't pinagtataga niya ang mga kaaway niyang iyon. Malaki ang pagsisisi ko nang mabalitaan ko na siya raw ay makukulong kabaryo. Mas maigi na rin daw iyon kaysa ako pa ang maghimas ng rehas. Sa totoo lang kabaryo, naawa ko sa kanya nang makita itong puro pasa at sugat sa katawan ng bisitahin ko ito. Halatang pinagtitripan ito at binubugbog sa kulungan. Hindi rin naman nagtagal ay nabalitaan ko na itong nabawian ng buhay. Maraming nagsasabi na dahil daw iyon sa katandaan niya kaya't nangyari, ngunit malaki ang pagsususpetsa kung sadya ang pagkamatay nito. Imposibleng bubuhayin pa siya ng mga ito dahil sa ginawa niyang krimen. Walang kapatawaran ang ginawa niya para sa kanyang kababaryo. Higit sa lahat ay mainit na ang mga mata sa kanya ng mga opisyalis noon. Iyon din siguro ang dahilan kaya naipabugbog siya ng mga ito. Matapos ang burol nito ay umuwi na ako sa Bataan para muling makita ang aking pamilya, ngunit naratnan kong patay na si Itay. Ako ang sinisisi ng mga kapatid ko sa pagkamatay nito dahil sa ang buong akala nila ay patay na ako. Iyon kasi ang ipinalabas ng taksil kong mga kapatid sa kanila. Simula noon ay napagpasyahan kong bumukod na lamang dahil kahit kailan ay hindi na ako magiging komportable kapag kasama ko ang mga iyon. Dahil hindi ko sigurado kung ano pa ang mga pinaplano nitong masama sa akin. Pansamantala muna akong tumira sa boarding house habang hinihintay ang resulta sa pinagpadalahan ko ng papeles para magtrabaho.
Naging maayos naman ang pamumuhay ko, kabaryo. Ngunit habang buhay kong dadalhin, ang bangungot na sinapit ko. At hanggang sa tumanda ako ay hindi ko pa rin makalilimutan ang kabayanihan na ginawa ni Lolo. Inalay niya ang kalayaan para lamang sa akin. Sa totoo lang ay nahirapan na kong magsimula matapos ang mga pangyayaring iyon. Dahil sa nagkaroon na rin ako ng matinding trauma at takot. Ngayon, kabaryo, kasalukuyan akong nakatira sa Maynila. Hindi ko na lang sasabihin ang lugar kung saan dahil natatakot ako na baka tinitiktikan pa rin ako ng iilang mga kasamahan nila at naghahanap lamang ng perpektong oras para kitilin ang buhay ko. Higit sa lahat ay hindi ko na nagagawa pang umuwi sa probinsya para magbakasyon. Alam ko sa sarili kong hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Lalo pat alam kong may natira pa sa lahi nila. Gustuhin ko mang manghingi ng tulong sa iyo, kabaryo. Ngunit nahihiya ako. Siguro ay sapat na ang makapagkwento ko ng karanasan ko dahil hindi talaga ako mapakali sa tuwing may isip ko yon. Hindi kasi ako basta-basta makapagkwento sa mga tropa ko. Dahil hindi naman sila mapagpaniwala sa mga ganoong uri dahil nga siguro laking syudad sila. Pero sa totoo lamang, binibisita ko pa rin ang tumayo kong pangalawang mga magulang at dinadalhan ng makakain, kabaryo. Buti nga at umayos na ang pamumuhay nila ngayon. Magmula ng magkaroon ng magandang trabaho, ang isang taksil kong kapatid. Yung nagplano ng lahat para maiwan akong mag-isa sa loob ng Roro. Bakit ko nalaman? Dahil nang makauwi ako, pinamutlaan nito at hindi kalaunan ay inamin din ito sa akin ang lahat. Hindi ko lamang maisip na kung sino pa yung taong pinagkatiwalaan mo ay siya pa ang tataksil sa iyo. Siguro iyon ang gusto kong matutunan ng mga tigapakinig mo, kabaryo. Na huwag basta magiging kampante dahil kahit pa nasa ilalim ng iisang bubong kayo nakatira, ay meron pa rin tsansa na traydoring kanyan lalo pat kapag nakakaramdam ito ng inggit. Ayoko namang sisihin ng kapatid kong ito dahil aminado rin naman akong naging malapit din ako sa mga magulang niya ngunit ang tanging gusto ko lang ay ang maramdaman ng pagmamahal ng isang magulang na kahit kailan ay hindi ko mararanasan. Napatunayan ko na rin naman na hindi iyon ang aking intensyon dahil sa isinikreto ko na lamang ang lahat at hindi hinayaang malaman ni na mama at papa. Panigurado ay aatakihin sila kung nagkataon. At ayokong bumigat ang loob nila sa tunay nilang anak. Nga pala, nung mga oras na nasa presinto si Lolo, ay nakausap ko ang kanyang mga anak. Dahil sa pag-aalala ng mga ito sa kanya, kabaryo, nais pa nga ng mga itong bisitahin siya ngunit hindi ko iyon pinabayaan. Dahil baka madawit lamang ang mga ito sa gulong pinasok namin. Mabuti na lamang talaga at nakinig ang mga ito sa akin. Ayaw rin kasi ni Lolo na makita nitong naghihirap siya sa likod ng selda dahil bago pa siya umalis sa poder ng mga ito
ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa mga pamana na ikwento sa akin ni Lolo na kaya lamang siya kinupkup ng mga ito ay dahil sa mana na makukuha mula sa kanya. Kaya't napaisip ako. Kabaryo, totoo po palang may mga ganoong klase ng kamag-anak. Kaya din siguro tumigas na ang loob ni Lolo noong mga maikling panahon na nakasama ko ito. Kabaryo, nagpapasalamat ako sa channel mo. Dahil dito ay marami kaming mga merong kakaibang karanasan sa buhay na nakakapakinig sa mga istoryang kagaya nito. Nawa ay makapaglahad ka pa ng maraming kwento, Kabaryo. Pasensya na rin dahil hindi ko maaaring sabihin ang pinangyarihang lugar para kahit papaano ay hindi masira ang imahe nito sa mga turista, ngunit gayon paman ay umaasa ako na sana ay mag-ingat kayong lahat. Dito na lamang natatapos ang aking istorya. Naway kahit papaano ay may napulot kayong aral dito. Muli, nagmamahal sa inyo, Kabaryo. Gary. Okay, so, oh grabe, no? May part, alam niyo yung ano, kung umabot kayo sa punto na to, Kabaryo. Di ba, ano ba to pa? May part na ano eh, na talagang mapapa, alam niyo yung ano ba sa Tagalog, magugusbam ka, no? Kasi, dun sa ano, yung pinag-usapan nila nung lolo niya. Di ba, may part na nag-usap sila, tapos, ayun na, yung makukulong na yung lola niyo. Doon medyo tinamaan tayo, Kabaryo. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, hindi naman lahat ng binabasa ko rito is talagang bakbakan. No? Unahin ko lang yung unang part. No? Yung ginawa ni Gary na siguro, siguro parang talagang itinakda na maligaw siya. No? Kasi nakilala niya to si Lolo. Hindi lang din binigay kung anong pangalan ni Lolo eh. Lolo lang as yung nakalagay dito. Tapos yun niya ang malungkot dun. Ang akala ko nga nung una, aswang to si Lolo. No? Yung umampon kay Garing pangalawa. Kasi nga, sabi niya may parang sa una pa lang ganyan na ganyan. Tapos yung tumatagal na, ayun na, okay pala. So, yun. Tapos, yung una rin na hindi naniniwala yung lolo niya sa aswang. Grabe rin yun kasi na talagang wala, hindi siya pinaniwalaan. Tapos hanggang sa napatay ni Gary, no? Ano kayong paramdam nun, no, Gary? Na ikaw mismo yung pumatay. Tapos isipin mo, di ba, ang sabi ni Gary, mahabang buhok, tapos mahabang kuko. So, nung pinatay niya raw, siyempre, ano na eh, siguro kahit naman kayo nandun, ako, ganun gagawin ko, pero bumalik pala sa dating anyo, no? Hindi ba naman pinaka parang worst na anyo yun eh, kasi nga babae yung nakita ni Gary. Siguro parang talagang nanginginain lang siya nung laman ng baboy. Kasi yung una ganun na yung ginawa eh. So yun din talaga. Saka sabi ni Lolo, dayo nga, no? Dayo yung pamilya. So, hindi talaga posible na yun nga yun. Tapos, may mga anak rin pala itong si Lolo. Yun nga, ang sabi ni Gary, grabe yung ganun. O, talagang grabe yung ganung pamilya. Kasi nga, isipin mo dahil lang sa mana, kaya kayo, Kabaryo, baka ganun kayo ah. Yung gagawin yan. Hindi maganda yan. Saka, huwag lang dahil sa kung may mamanahin kayong kayamanan o ano, sa kanyo arugin yung magulang nyo. Kumbaga, habang buhay pa, pakita nyo na na mahal nyo sila o ibigay nyo na yung gusto, hindi yung kung kailan wala na sa kayo, sa kanyo gagawin yung mga hindi na nila maramdaman, di ba? Mas okay na yung buhay pa, sagad nyo na. Kasi lahat naman ng tao darating sa puntong
Hala, hanggang doon na lang. Ah, kagaya niya, nangyari kay Lolo, ganyan. Mas naging maganda pa kasi mas naging okay sila ni Gary, di ba? Tapos, yung una, may strictong time, no? Yung Lolo. Lolo niya na umampun sa kanya. Pero, naunawaan ko naman yun kasi nga, dating sundalo, retirado. Tapos, siyempre, alam naman natin na pag ganun, medyo strict talaga yan. Yun lang, wala masyadong bakbakan, pero para sa akin, kung i-rate ko ulit, mga 12 out of 10. No? So, talagang andito yung aral talaga. Yung hinahanap natin na aral, andito. Tapos, hindi lang basta kwentong aswang. No? So, talagang may aral na napulot ang lahat. Tapos, yun nga, Gary, siguro tulong. Wala akong may tutulong sa'yo kung ano eh. Kasi, base sa kwento mo, okay ka naman ah. Siguro ang gawin mo na lang, hindi mo naman makakalimutan yung mga nangyari niyan kasi nga nakatatak na sa isip mo yan. Siguro ang pinagawin mo na niyan, maging mabuti ka na lang na tao. Yun, so, ayan, gawin mo, magtrabaho ka maayos, tas siguro bumuo ka ng pamilya. Tapos, paramdam mo na, hindi, kumbaga, huwag mong gawin yung naramdaman mo noon na naging ulila ka, di ba? So, kasi, kita mo naman yung nangyari sa'yo na ultimo buhay mo nakataya na, di ba? Ayun. Yun lang. Salamat sa kwento mo kasi sigurado naman na maraming natutunan yung mga kabaryo natin dito. Ayun, so ayun. Wala masyado makomment kasi speechless ako sa kwento ni Gary. Napakaganda. Ganito yung mga gustong kwentong nababasa kasi nga hindi lang, basta alam niyo yung habari, diba? Kahit naman kayo, kung natapos niyo yung kwento, nakaramdam kayo ng konting kurot, diba? Lalo na yung aming parang father and son, no? Na nag-uusap. So, talagang, grabe yun. So, habaryo, yun lang muna. Nga pala, medyo okay na yung boss na, yung boss na naman natin, medyo okay na naman. Hindi ko alam ba't ganito, pero sana next upload natin okay ulit. Kasi nakaraan, diba? Nag-upload ako, parang okay na ata. Okay ba? Tapos, basta 3 videos yun eh. Yung huli, di ba yung sabi nyo, parang ang daming nag-com, ang bagal naman, nakakantok boss. Kasi nga talagang super pinilit ko na talagang magsalita nun, magbasa. Kasi, hindi pwede, andyan eh. Mabasahin ko na lang. Kaya, sa lahat ng nakinig no na tumapos, salamat pa rin sa inyo sa nag-comment ng negative. Bahala kayo dyan. Kasi tingnan nyo si Gary. Ay kung masamang tao pa rin kayo dyan, basta, bahala kayo dyan. De, joke lang. So, thank you pa rin sa lahat. Yun, sige, bawi ako. Shoutout ko kayo, yung mga nag-comment. Kasi hindi rin ako masyadong nakapag-reply, no? So, dito ka nang babawiin. Shoutout ko muna sila. Wait lang, wait. Kasi hindi ko mabasa yung iba. Yun, unang-una si Madam Arlene Culspesa. Chat, mabilisan lang to kabaryo. Si Ma'am Jenny Golosino, Boss Brin Omega. Roslyn, yun, si Madam Roslyn Dalopera. Shoutout sa'yo, si nasa ibang bansa yung karamihan natin, no? Si Elsa Constantino. So, yun, yun, alam ko nasa ibang bansa din to si Madam Catherine Gonzalez. Shoutout sa'yo. Charles Efren Lacanaria. Boss, shoutout sa'yo. Sherry Labiste. Ito kauling comment ni ma'am. Mag-tuob ka po. O yun. Siguro pwede rin yun, no? Tuob. Shoutout sa'yo, ma'am Sherry Labiste. Salamat. MJ Prias. Boss, shoutout sa'yo. Jehad Sipi. Sepi, Jehad Sepi from Takurong City, Sultan Kudaratso. Layo nang nararating ng channel natin. Shoutout sa'yo boss, ingat ka dyan. Lanya Arthur, listening to another hiwaga. Ano yan boss? Maribik D. Keating. Shoutout sa'yo. Sabi niya, ayokong makinig sa iba. Gusto ko dito lang kasi kalma lang boses mo kabaryo. Yung iba kasi, nakakatindig, balahibo, at na, ayun. Hindi natin,
Siguro dahil lang sa way ng pagbabasa natin yun, pero salamat sa napakagandang komento. Meron naman user hindi ko mabasa, baka marinig mo tong comment mo ma'am. Magandang tanghali sa'yo. Klarong klaro ang boses mo idol yon. So comment ni ma'am yon. Si Madam Inday ng Paris yon. Salamat sa puso. Oh, shout out sa'yo Madam. Julie Ruel, boss. Shout out sa'yo. Wilma Lino. Yon, God bless din po. Yun pala sabi ni Charles Efren Lacarnia. Sabi niya, madami talaga yun sa Samar pati Leyte. Ingat talaga kayo pagpapasyal kayo dito sa lugar namin mga kabaryo. Ngayon ko lang nalaman ang Pulang Luya. Ito yung base sa nakarang upload natin, kabaryo. Kasi ang alam ko lang, ang itim na luya na mahirap mahagilap kahit mga antingero hindi makahanap nun. Oh, ayan. Ayan, legit na patunay si Charles Efren Lacanarnia. Tama ba, boss? Ayan, siya mismong taga Samar, tas Leyte. Ayan, diyan mo masasabi na okay. Diba? Ayan, tingnan nyo. Punta na lang sa comment section. Tapos, ang hindi pwedeng hindi mo bang yet, no? Si Madam Ramonita Berduyon. Kaana, salamat sa'yo. Magandang hapon, no worries, bagal o mabilis, basta ikaw kabaryo. Yon, take care po. Salamat din po, ingat din ma'am. Sabi naman, eto ni Boss Prin, ingat, salamat at may bagong upload na ulit. Ingatan ng Golden Voice, tama si Sender, kaya dumadami ang nakikinig sa channel na to. God bless. Golden Voice, hindi ko pwedeng i-claim yan boss, ewan. Yung iba, yung comment kasi hindi raw maganda, hindi natin pwede kasi nisagutin. Si Listener, shoutout sa'yo boss. Joel D. Guzman from Pangasinan. Ito pa, ang minsan nagko-comment, minsan hindi, ewan ko. Tita Sareno, napakalambing ng boses, nakatulog ako. Basta ikaw kabaryo yung nagkwento. Very grabe na katulog. Ewan ko ah. Marilu Matsuda, Madam, gandang tangas kayo rin po. Ingat rin po kayo. Lynn Morikit, tama ba? Ingat po kabaryo, baka tonsillitis yan. Inuman po ng gam. O yun, o, salamat Lynn. Uminom naman na tayo. Si Prom D. Ilocano Vlog. Parang narinig ko na ito ah. Sa isang narrator din. Kalamansi lang yung pinat. Ay, hindi ko alam, madam. Pero kung narinig nyo man yung mga kwentos, pwede nyo bang i-comment kung saan at anong title para malaman natin kung yun talaga. Diba? Kasi, yun nga, diba dati naman, siguro mga first month natin na nag-narrate, may nagsabi na sinad niya na rin sa iba tapos sinad niya rito, kumbaga siguro paunahan lang na mabasa tapos nauna ako, kaya parang ewan ko parang ganun, pero alam naman ng iba nating mga kapatid sa pag nanarate yan, no? Haruyo Milin, yes, boss, have a nice day po dyan sa Pinas Lodge, always listening. Alquasim Saudi, shout out sa mga OFW nating sa Saudi. Marjan, shout out sa'yo boss. Kahit lang mabagal, ayos lang. Ganda po ng boss. Salamat, madam. Hondra Delin, yun, shout out sa'yo. From Dubai, ingat po. Wilma Pascual, kahit mabagal idol, okay lang. Masarap makinig sa kwento. Salamat po. Thank you. Ann Garcia, Sender nagsabi niya, pangalawang oo nga no. Di natin alam kasi yun. So yun muna kabaryo, medyo mahaba na naman yung oras natin. Bali, marami nagko-comment sa mga previous upload natin, pero ang hirap din balikan eh. Kasi nga ang dami. Pwedeng, kunwari nag-upload ako ngayon, pwedeng doon na lang kayo ulit mag-comment. Tapos bali doon na lang ako hahanap. Parang itong sinatout ko yung iba, karamihan sa last upload ko. Tapos dito siguro yung magko-comment, doon ko na lang babanggitin sa next videos o mga next 2 videos pa para pahinga muna tayo shoutout. So yun lang muna mga kabaryo.
Yung mga silent listener pala dyan, comment kayo boss para kahit papaano alam natin kung nakikinig pa ba yung mga dati. Kasi nga, nag-ano sa YouTube na yung nakikinig sa atin is mga parang bagong dating lang, ganun. Yung bagong kinig lang. Eh syempre, mas mahalaga sa atin yung mga nauna. Kasi, alam nyo naman, no? Nauna at hanggang ngayon, yung bago, ay walang ano yan. Walang lahat. Kumbaga kasi, saksi yung nauna sa mga kung ano yung mararating at malayo pa siguro to, kabaryo. Ayun lang muna. Sana may natutunan kayo sa kwento ni Gary. So yun, comment kayo sa baba. Babasahin natin. Yun lang muna sa ngayon. Hanggang susunod na kwento, kabaryo. Salamat.